Ngayon na ang unang ensayo ni Kai Sotto and Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. At napaka-excited na ng lahat dahil finally, kompleto na ang ating team. Nandito na si Jordan Clarkson sa Pilipinas at pinagkakaguluhan siya sa kanyang arrival sa airport. Samantalang si Kai Sotto ay nagsisimula ng mag-workout at sinabi pa niya sa isang video na wala ng sakit ang kanyang likod nang tinanong siya ng kanyang trainer. Ang tanong, magpapakita na kaya si Kai Sotto at si Jordan Clarkson sa Gilas practice as scheduled? Well, kung magpapakita man, ay siguradong si Coach Chot Reyes na ang pinaka-satisfied na tao sa buong mundo. Sa pinakita ng Gilas against Iran Team B, ay mukhang ang Pilipinas na ngayon ang merong advantage pagdating sa big man sa Asia. Nandyan of course si Junma Fajardo na at last finding his place sa sistema ni Coach Chot Reyes. Nandyan rin si AJ Edu na slowly but surely pinakita niya ang kanyang kakaibang skills. Can score, defend, and shoot the three ball, and at 6'10", he is so fast and strong. And lastly, nandyan pa si Kai Sotto na tested na pagdating sa mga FIBA international competitions. At marami na ang nagsasabing si Kai Sotto na ang best big man ngayon sa Asia following the footsteps of Yao Ming. Bakit nga ba natin nasasabing si Kai Sotto ang best big man ng Asia? Well, Kai Sotto dominated China noong nasa youth team pa sila. Kaya I am pretty sure na sa kanilang age group ay si Kai Sotto pa rin ang angat sa mga big man. Sa Iran naman ay matanda na si Hamed Haddadi at ang ibang mga big man sa Asia ay hindi naman kasing tangkad ni Kai Sotto. And Kai Sotto can cement his place as the best big man in Asia sa darating na FIBA World Cup. Kapag makukuha ng Gilas ang best team in Asia sa FIBA World Cup, ay ito na ang magiging hudyat ni Kai Sotto na kilalanin ng buong mundo as the best big man in Asia. Ito ang dapat tutukan ni Kai Sotto na makukuha ang distinction bilang best big man ng Asia bago niya isipin ang kanyang NBA dream. Dahil in the event na makikilala na si Kai Sotto na best big man in Asia, ay siguradong hindi na magdadalawang isip ang mga NBA teams na kukunin siya representing not only the Philippines kundi ng buong Asia. Samantala, nag-react si Trae Young sa hindi pagsama sa Team USA roster ng 2023 World Cup. Nakaset ang Team USA na sasali sa 2023 FIBA Basketball World Cup mula August 25 hanggang September 10. At bago ang mga aksyon sa Pilipinas, Indonesia at Japan, maraming mga tanong na umiikot tungkol sa kasalukuyang roster ng koponan. Bagamat kasama sa lineup ang mga manlalaro tulad ni na Anthony Edwards, Paolo Banchero, Brandon Ingram, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Tyrese Halliburton, and Jaren Jackson Jr., may isa pang kilalang manlalaro na nadismaya sa hindi pagkakasama sa imbitasyon, Trae Young. Madaling mapanindigan na maaaring si Young ay isa sa mga nasa panguna o pangalawa sa roster ng Team USA sa World Cup. Ang guard ng Hawks ay napili ng dalawang beses sa NBA All-Star Teams at naging third-team All-NBA selection noong 2022. Subalit, hindi siya naisama sa grupong ito. Sa isang kamakailang panayam ay dating NBA guard na si Gilbert Arenas sa Gills Arena Podcast, malinaw na ipinahayag ni Trae Young na parang nais niyang magkaroon ng pagkakataon na maglaro para sa Team USA, ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon. I would love to play with guys and show off my passing and not have to go out and score a lot and just be there if they need me to. I'd be happy to. Obviously, I would love to play. But I respect the OGs and understand you need to take your turn. But I believe that I should be on there. Yan ang sinabi ni Trae Young. Arenas went on to address what he described as a sorry group. A
and called it embarrassing that there are star players who want to play for Team USA, but the response seems to be automatically say, yeah, he's not gonna fit our style. Ito ay isang interesting na sitwasyon para kay Trae Young, lalo na kapag kinoconsider na hayag niyang sinabi na nais niyang maglaro sa World Cup at naniniwala siyang dapat siya na sa roster. Ayon kay Gilbert Arenas, may sorry na roster ang Team USA para sa FIBA World Cup sa isang interview kay Trae Young. Ayon kay Arenas, tila hindi siya na-impress sa USA team na hindi kasama si Young. May ilang linggo pa bago ang Team USA Basketball sasali sa 2023 FIBA World Cup. Ngunit, meron ng usapan tungkol sa roster na binuo upang subukan at kunin ang gintong medalya. Ang World Cup ay pagkakataon para sa mga kabataang Amerikanong players na maipakita ang kanilang bansa sa international stage. Lalo na't may mga ilan sa kanila na malamang na hindi kasama sa Olympic roster sa susunod na taon. Gayunpaman, may mga tao pa rin silang nag-iisip na maaaring mas mapabuti ang roster. Kabilang si dating NBA player Gilbert Arenas sa mga taong naniniwala na hindi sapat ang World Cup roster. Sa kamakailang episode ng kanyang podcast na Gil's Arena, tinawag ni Arenas na sorry group ang World Cup roster habang nakikipag-usap kay NBA All-Star na si Trae Young na hindi kasama sa torneo ngayong buwan. You see that list they got? Sorry group, I'm sorry. I'm happy for the people who make it. It's cool for some of the guys who got there. Some of them probably don't even start on their teams. I don't know. I don't want to look at it. Because it's embarrassing sometimes when you have star players who do want to participate. And you just automatically say, yeah, he's not gonna fit our style. How do you know if he's not gonna fit the style? You didn't give the man a chance. Yan ang sinabi ni Gil Arenas. Tinukoy ni Arenas ang hindi pagsama kay Trae Young sa FIBA roster. At bagamat hindi malinaw kung inalok ang Hawks guard na maglaro para sa koponan, ipinahayag niya ang kanyang interest na susuotin ang Team USA jersey para sa 2024 Paris Olympics. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga Marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.